Happy to see you on a Tuesday morning. Thank you. Talagang nga naman, para naman dagdag enerhiya. Nako, eto meron tayong mga re-recommenda ng mga food supplement na pwede niyong inumin na hindi kayo mga ngamba. Oh, ano yun, Mare? Ay, etong MX3 Plus with L-carnitine and CoQ10. Ano bang meron dyan? Well, alam naman natin about MX3 capsules ay nagtataglay ng alpha mangosteen, beta mangosteen at gamma mangosteen. Mga sangkap na nakakatulong at hindi nakakasama sa ating pangangataw at kalusugan. Ah, kaya naman pala plus dahil may dagdag benefit ng CoQ10 at L-carnitine. Correct! Alam nyo ba na ang coenzyme Q10 ay isang uri ng supplement na kailangan ng ating katawan, lalo pa tayo nagkakaedanda, tulong para sa malakas na heart muscle fiber. At alam mo ba, Mare, ang L-carnitine naman ay isang uri ng protina na tumutulong para sa may ayos na metabolismo o panunaw. Kaya nga naman kung meron ka bang katanungan, pwede mong bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. O di kayo na may tumawag sa kanilang hotline 0918-888-8693. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. Gumagalag ka tayo. Ole, take two. 3, 2, 1, go. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At inanyayahan namin kayong makinig at manood tuwing Lunes ng Baklitas sa Podcast sa Spotify at sa iba-iba pang platforms ng Energy FM. Baklitas sa Spotify! Powered by Bingo Plus at Bingo sa Saya plus sa Panalo! Panalo! O ano, okay ka na? Lika naka-record na. Pa ba? Mukha yata. Lika na. Okay na to. Lika na para sige makabooking na. Pa tayo. Go. Anong pipindutin mo? Bakla. Cheers, Miss! The Baklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same-same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pangga, huwag mong sabihin radyo! Sabihin mo! Diba? Happy Tuesday morning. I'm so happy. Hindi na ako mag-isa. Yes! Dalawa na tayo. Welcome back lang. Thank you, Mare. Diba? Habang binubuting-ting ko yung mga sabig dito sa gilid. Diba? So, kamusta naman ang meet and greet mo na 2 days na meet and greet with the doctor? madaming mga test na ginagawa. Ang taray, diba? Marami naghahanap sa'yo. Sabi nyo, sa si Tita Cora last Friday, sabi ko may meet and greet siya. One-on-one sa doctor niya. Madami. Ilang espesyalista ang mga pinuntahan natin. At of course, ha, ayan, marami akong baong chismis mamaya. Talaga nga naman, ang bonggang-bongga, na-miss ka talaga ng lahat, bebe. Next, paano, bebe. Paano yung miss? Na-miss ka talaga kagad, bebe, ng lahat, hindi ba? Wala naman mga pangga sa mga hindi nakakakilala sa amin. Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Joyce Jimenez. Ay, wow! Charing M. Saan nangyari kay Joyce Jimenez? Oh, diba? Medyo ano lang, nag-mukbang na 3 days. Ako po yung Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo! Hello pa rin po sa inyong lahat sa mga nanonood by our social media platforms. Hello po sa inyong lahat. Magandang araw, Luzon, Visayas, and Mindanao, Metro, yes, and Mega Manila. Hello po sa inyong lahat. Mm-hmm. At taas ang enerhiya ko, nakakaloka, di ba? Parang ayaw bumaba. Correct. Ganyan talaga, quality. Mukha maganda. Oh, maganda na kuha mo, ah. Hindi, maganda ang tulog ko, diba? Kasi kagabi, alam mo yun, alas 8 pa lang nakahiga na kasi ako. Diba? Hindi usual sisa, diba? 8 o'clock. Tapos nagising ako ng 9:30. Nagutom. Ano, 9? 9:30. Anong meron? Wala, hindi. Kasi natulog. Alas 7 natutulog ka na, diba? Hindi. Mga alas 8 kagabi, parang naramdaman ko nga 8 o'clock humiga na ako. Tapos mga 9:30, naalimpungatan ako na wala, alam mo naman, pag matanda na. Mm. Diba? Para akong manok, nawala yung antok ko ng 9:30. Di lumapang ang bakla. So, hindi grabe naman manok. Ako nakatulog. Ay, pero Mare, batiin lang muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood dyan sa TikTok dahil tayo ay live na live ngayon.
sa ating TikTok account ng Energy FM. Correct. Hello po sa inyong lahat sa mga nanonood TikTok world. Hello po sa inyong lahat. At syempre sa blue app natin, sa FB page. Mm-hmm. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre sa lahat ng ating team replays. Hello, hello pa rin po sa inyong lahat. At eto na ang chika ko for today's video. Ano ang chika mo for today's video? Abang kalahin mo pa naman habang busy na silang lahat at naka-lock-in sa Palawan. Mm. Ang grupo ni Daniel Padilla maging ng ilan sa kanyang mga kasamang stars. Mm. Dito nga sa ginagawa nilang teleserye na pasabog teleserye na pinamagatang Incognito. Oh. Aba, may nag-back out, Mari. Sinechite! Nag-back out si Arjo Ataide or si Congressman Arjo Ataide sa natulang serye. Parang last minute na nag-ano siya. Kasi nga parang syempre siguro iniisip din naman ng aktor na ito at politician, diba, na kung maglalakin sa Palawan ng medyo matagal, mawawalan siya ng oras sa kanyang sinumpaang tungkulin dito sa Quezon City. Yun ang government official, palakpakan natin! Diba? Na talaga nga naman. Diba? Kung maga parang dahil sa iba pang mga rason, itong si Representative Arjo Ataide ng District 1 Quezon City, ay para bang sinabi nga nito, Mare, na tipong hindi niya kayang mawala, lalo pa syempre na sa public service sila. Yes. Diba? Oo nga't maganda itong oportunidad para sa kanya, diba? Kaya lang syempre, mas nangunguna sa kanyang pagiging public servant. Yes. Na, alam mo yun, kumbaga binabalik niya sa mga taong bumoto at naniwala sa kanya, lalo sa lungsod ng Quezon City, na ibalik yung serbisyo na pinagkatiwala sa kanya nang siya ay iluklok bilang representative ng District 1 nga ng lungsod ng Quezon City. Ang bongga naman. Diba? Sana lahat ganyan. Ay! Hindi ka magpupunta sa ano! Hindi kayong tipong para kang kongresista na matapos mong... Hoy! Grabe yung pagkakas! Hindi mo matapos gisahin si VP Sara, ngayon ikaw ginigisa kasi may pinakailaman kang budget. The views and opinions of Kapitan. Matagal ko itong hindi nasabi. Ay, di ba pinipeg mo yon nung nakaraan? Ganun yung itsurahan mo, yung outfit mo. Ewan ko ba kay Direk Daryl? Pinopost niya yung mga Alam mo, dapat ganyan gawin. Alam mo, isa rin sa mga ehemplo ng ano ng artista na naging ano gobyerno naging kumaga opisyal ng gobyerno. Oh. Alam mo, isa yun sa mga nakita ko, si Ate Vilma Santos. Oh, diba? Ano meron kay ano hindi, kay Mayor V, eh, 'di ba? Oo, gumagawa siya ng mga pasulput-sulput na pelikula during her term as governor ng Batangas, 'di ba? Pero mas na ano mi nananaig sa kanya yung prioridad niya, lalo pat paglilingkod sa tao, pagiging ina, diba? Sa buong Batangas, na nakakaloka na parang, asalipa. Oo, 'di ba, na parang sana lahat nga ng mga nakapuesto na may art, na artista, 'di ba, tularan katulad nitong si Arjo Ataide, na yung priorities, yes, oo, sayang nga naman. Kasi syempre comeback project ito ni Daniel Padilla, makakasama niya dito si Richard Gutierrez, 'di ba, tapos syempre mapapabilang siya dito. Sino ba namang may ayaw, 'di ba? Yes. Na mapabilang sa naturang teleserye. Kaya lang, syempre, mas nangunguna pa rin dahil, alam mo yon, alam niya kung anong priority niya habang may sorbetes. Oo. Na nakakaloka. Pero Mara, alam mo, eto lang ha, kasi hindi rin naman natin alam kung yung ibang kongresista kagaya din itong si ano, kongresista, politician, na mga ano, mga ahensya ng gobyerno. Oo. Hindi natin alam kung sino-sino yung mga nag, ano, yung mga talagang gumagawa ng kanika-nila mga trabaho. Dahil lalo na't minsan, meron namang mga ano, opisyal ng gobyerno na tahimik na nagtatrabaho. Oo, tahimik lang sa umpisa. Hindi nila kailangan maging loud sa kung ano yung mga ginagawa nila. Correct. Yun ang importante. At least nakikita natin na hindi natapon o nasayang yung mga boto natin. Tama, hindi ba? Yung pagluklok nyo kay Congressman ano, Arjo Ataide. Kung yun talaga yung talagang dahilan niya para umalis doon, ano? Kasi, di ba, meron na din naman siyang asawa. Pwede rin yun ang dahilan. Pwede rin, Mare. Kasi, di ba, posible nga naman. Kasi, di ba, ngayon, napapabalita pa lang naman. Pero wala pang kompirmasyon. Na? Na para bang they're planning to have a baby. Tama ba yun? Yung narinig ko lang. Ay, kung nagpaplano silang magka-baby na, hindi ganun kaselan magbuntis si Maine, kasi hanggang ngayon nakikita pa rin siya sa Itbulaga. Correct, hindi dahil ba? Usually, ang mga nagtatry na magbuntis,
hindi naman niya naglilibya ng trabaho. Correct, hindi ba? Itong si Min, patuloy pa rin naman natin siya correct napapanood, di ba? Hindi, tsaka, di ba? Mali natin, mali, baka yun ang plano nga nila, di ba? Pero walang confirmation about it na wala rin namang masama. Kasi, di ba? Pero talagang sinabi yun ni Arjo na, na yun ang dahilan niya? Wala, wala nga siyang sinabi eh. Ang, talagang, unang, ang sinabi lang niya kasi, yung about doon sa syempre, public servant nga siya. So, posible isa yung sa kanya mga dahilan. Kasi hindi naman niya sinabi talaga specific kung ano eh. Na tipong bakit siya inalis, bakit or ayaw niya makatrabaho si ganito. Yes. Maraming nagdudugtong na gano'n na, ah, siguro ayaw makatrabaho trabaho ni ganito, ay ayaw matrabaho. Dahil unang-una, totoo nga naman, kung maglalock-in taping kayo sa Palawan, di ba? Paano kung may patawag dito sa ano? Sa Quezon City. Di ba? Na kailangan ng kanyang presensya. Paano siya lilipad? Lalo at pa saka, kayo nagpapasukan yung mga ano, bagyo-bagyo. Di ba? At saka bilang government official, hindi rin practical na pabalik-balik siya dito sa Manila. Di ba? Diba? Yung magiging jet setter ka ng Palawan, gano'n. Oo. Pabalik-balik ka dun sa Palawan. At bilang kongresista, hindi ka manging alam ng budget. Alam is catering. Oo. Hoy, grabe ka. Hindi pa napapatunayan. Kaya nga, hindi. Yun lang naman din ang tanong nung isang kongresista. Sino ba yan? Ay, hindi. Wala. Basta marami. Hoy, grabe. Ni specific mo talagang kongresista. Oo, diba? Baka may masabi ang ano, ang kongres sa atin. Hello po. Pasensya na po kayo. Bakit? Eh, usaping ano yan, pampubliko. Sila rin naman naglalathala niyan sa publiko. Diba, na nakakaloka. Grabe pero, ka. Yun nga, diba, nakakabilib lang na ang isang Arjo Ataide ay may talagang malasakit sa kanyang mga, alam mo constituents. Yun? Yes, diba? Kaya palakpakan natin si Arjo Ataide. Diba? Very good, very good, very good ka dyan. Correct. Ipag-clap-clap ka namin ang bonggang-bongga. Diba? Kaya yun. Mm-mm. Anyways, mga pangga, diba? Bago pa kung saan na naman dumapo at dumapo. Mukha nga. Nakakaloka ka. Ang usaping ito. Ako'y natatakot. Tatapusin na natin. Parang gusto ko ulit umabsent. Hoy, wala naman tayong binanggit na pangalan. Eh, yun ay napag-uusapan lang naman. Dahil all over the social media yun. Diba? Kaya. So, syempre, dahil tayo mga chismosa, hindi naman may iwasan dumaan din sa atin yan. Showbiz at, tayo, Mari. Oh, hindi tayo politika. Hindi, mga politician na artista kasi. Kasi si Arjo. Charot. But sinisi si Arjo. Kongresista kasi si Arjo Ataide, congressman. Mm-mm. Kaya siguro lang nahapiyawan. Sige. Anyways. Anyways, mga pangga, yan po muna ang ating unang chikahan for today's video. Sa aming pagbabalikan, isang umatig mong chikahan na naman ang daladala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako naman yung Tita Cora. And we are still same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Ang sasabihin.